sir, kung sakali yung mga parusay, ang willing po ako ng ano po yung legal sanction na iano sa akin ng na higher authorities ko. Ang willing po ako. Sir, sabi nila kasi parang no amount po yung pagpuprovoke sa'yo. Nakita po namin yung video talaga ito lang nataw. So ano yung masasabi? No, kasi sa simula pa lang, dun pa lang sa sitio press, nagkaroon na talaga ng pagmumurangang sa may rebo hanggang sa barangay. Nagkaroon po talaga ng patinding pagmumurang. Na hindi po katanggap-tanggap din sa amin. Kasama kong barangay Tano doon po. Kasi doon sa loob ng Rebo, gusto po ang ano, magpukuyugan kami doon sa loob ng Rebo. Doon po yung nangyari. Kung sa barangay, nangahamon pa rin talaga kasi sa loob ng barangay, pagsabutan. Doon po yung pangyayari. Wala nabastusan po kayo sa amin. May mga injuries ka rin ba? Nandito po yung sa pag-sampal ko lang. Ayan yung business. Kung ano mangyayari ulit yung sitwasyon na gano'n, sa tingin mo, di sa impaksyon din yung gano'n? Ma'am, hindi na po siguro kasi ito ay magiging isa na sa mga details na naranasan. So, magiging lesson na po ito. Magkakaroon na po ng ano, control sa aking sarili. So yung kung yung sa ibang yung message mo sa mga polis na maharap sa palipag para pa same situation. Ang isay ko lang po sa mga kapwa ko yung police. Kung marap po kayo sa ganitong sitwasyon na masusukat talaga yung tinatawag na maximum tolerance, tayo na lang po mismo yung umiwas. Kung hindi talaga kaya, eh lumabas na lang, layuan na lang po yung tao. Kasi na kung nangahamon yung talaga. Sabihan na lang. Umiwas na lang po talaga. Gano'n ko na kasi gano'n po? Ano po? 3 years na. Ito pa yung situation na first time mo ba na okay, first time ko na encounter itong manager pa. Ilang taon ka na? 30 years old. So, kung hindi na daw magkakaso yata sa'yo? Nung nagkaroon po kami ng legal settlement, na isu-shoulder ko po yung medical expenses and charges. Uh-huh. So, until I fulfill the promise, hindi po sila magkakaroon ng po ang magbibimano. So, willing po naman ako may take charge po yung gusto nila mga. Oo, pero ngayon daw, maharap ka sa administrative aware ka naman doon. So, kung maalam ko po yun. Okay. E, paano ko matanggap ka sa police? Kasi, parang, di ba, medyo serious yung friends. Okay. Alam mo mawala. Mahal mo yung sandwich. Oh, mahal ko po yung trabaho ko po, please. Gusto ko po talaga mag-bulis. So, pag yung sinabi sa'yo, hindi mo na lang ulitin at sigurado mahaba na yung pasensya mo. So, kahit padala ka sa Mindanao, okay na ang sumas-bulis ka lang? Sa kanila po yung hindi ko po yung masasalo. Sa kanila po yung decision ko. Handa kang narapin yung mga administrative sanction? Ma'am, kung ano po yung nararapat na kaparusahan sa akin nagawa, eh, siguro po papayag naman ako basta panday lang po yung parusahan niya sa akin. Yun pong kasamahan mo parang same, parang nakakaharap kasi hindi ka daw pinigil. Ma'am, regarding po sa kasamahan ko si Enrique, kasi actually wala naman talaga yung participation dun sa loob. Uh-huh. Yung nga lang, yung hindi nga lang niya talaga yung nakawat. Nagulat lang. Dun sa mga nagiinuman sa labas, sabi mo. Kasi nagsimula lang yan kasi may sila sa labas. Ma'am, yung mga nagiinuman sa labas, eh, matagal na po yung ordinansa na yan. Hanggang saan nirevise siya ng Ordinance 6-12. Mm-hmm. Eh, sa barangay po ng San Jose, may mga pasaway po talaga ng nag-inom at nag-inom pa rin. Kaya tinitikita. Ganun po talaga yung nangyayari lalo pag weekends po. Ah, okay. Sir, salamat po, Mr. Show me what this boy do.